So, kaya medyo sobrang tangkad na rin siya. So, iikot ko para makita ninyo. Ayan. Hi guys! Welcome back sa ating channel. My name is Sarah G. Smith. Ngayon guys, meron tayong gagawin. Gusto ko kasi na lagyan ng panibagong pole or cocos steak yung ating philodendron. Kasi medyo tumatangkad na siya. Tapos yung pole, hindi na masyadong matangkad. So, kailangan na nating palitan or kailangan na natin kasi nga lumalaki na. Ipakita ko guys sa inyo. So, eto guys, yung philodendron na to. Yung philodendron Florida. Tapos, yung ating philodendron pink princess. Kung nakikita nyo guys, ayun o. Diba? So, lumalagpas na siya sa pole. Tapos, ang ating white princess. Ayan, na philodendron. So, ayan din, yung pinakadulo. Ito siya o. Nalagyan na rin natin ng panibagong pole. Pero tingnan nyo naman guys, abot na siya ng ceiling. Yung Tetrasperma Minimonstera, yung Rapidifora. Ayan. So, ayan guys, oh. Ayan, tangkad na. Tapos, etong White Princess din. Ayan na, oh. Ayan, nakikiano na siya, oh. Parang gusto na yatang magmangapit bahay sa Minimonstera. Yung Rapidifora, tingnan nyo naman. Tagpas na. Tapos eto, tingnan nyo yung philodendron Florida. Lagpas na rin. Tapos ang ating horse head. Ayan, lagpas na rin. So ayan guys, bumili ako kanina ng pole. Medyo matangkad siya, siguro mga 2.5 meters or mga pinakamahabang pole na pwedeng mabili kasi guys, sobrang tangkad na. Ayoko kasi na i-cut sila. Ayoko kasi mag-propagate. Gusto ko kasi na hayaan lang sila guys na tumangkad na tumangkad. Kung hindi na sila magkasya dyan, matangkad na talaga, ililipat ko lang sila. Pero sa ngayon, i-ano na lang muna natin. Ilagyan na lang natin ng pole. So ayan guys, uunahin ko pala muna ang paglalagay ng bagong pole. Kasi sa dalawang philodendron na to, kasi ito yung medyo kailangan na talaga. Kasi lalo na isang to, yung Florida, sobrang tangkad yun na talaga o. Oh. Tapos, ayan, dalawa pa, so kailangan na talaga. So yung ano, yung isa, ay yung white princess, tsaka yung pink princess, mamaya na lang yun guys, kasi medyo awkward. Kasi sobrang tangkad nila eh. So ito, ang philodendron Florida. And ito naman is philodendron horse head. So, meron kaming binili kahapon guys sa Bunnings na pole. Ito yung pinakamatangkad nila na pole. So, mas mainam na bumili na lang ako kesa gagawa ko. Kasi ito kasi ginawa ko to dati eh. Ako yung gumawa ng sphagnum moss na to. Pero, hindi kasi ako makahanap ng stick na ganito kahaba. Na may pointed. So, eto na lang yung binili ko. Tapos, tinalian ko muna guys ng jute. Kasi, di ba, pag overtime, mag-aano to guys kasi, pag lalo na pag dinidiligan lagi, na pag nilagyan mo ng tubig, parang mag-expand siya. Pumapangit na siya, tapos natatanggal-tanggal. So, kung may mga ganito kayo na cocoa steak, ano nyo muna, talian nyo muna. Eto guys, since hindi naman kumakapit yung ano, yung mga roots dito, chinek ko na kanina, so hindi naman siya kumapit pa sa pole. Yung gagawin ko guys, itatanggalin ko na lang yung pole. Kasi usually, ano eh, nag-a-add lang ako ng pole. Pag kumakapit na siya sa pole, nag-a-add na lang ako ng extra, tapos tinutusok ko lang. Pero ito kasi, hindi naman siya naging nakumapit. Kaya, tatanggalin ko na lang yung pole na to. Tapos, i-replacean ko na lang ng ano, ng yung matangkad na pole. Actually, pwede itong i-propagate. Ayoko lang kasi i-propagate siya. Hindi pa talaga ako nakapag-propagate nito. Nung binili ko to guys, maliit lang po mga ganito lang siya katangkad. Eh, ito kasi mga siguro mga 3 years na or 4 years. So, kaya medyo sobrang tangkad na rin siya. Tapos may mga panibagong mga baby naman, oh, kung nakikita ninyo. Ayan. Siguro ilalagay ko siya sa panibagong butas kasi ano na kasi yung medyo loose na yung ano yung pinagtanggalan natin. So guys, kailangan niyo talaga siyang i-stamp yung suwit para
para kasi hindi siya gumalaw-galaw. Kasi pag hindi matibay yung paglagay ninyo ng ano, ng foam na to, gagalaw-galaw siya, lalo na pag mahangin. At tulad dito, oh. Dito kasi ano na eh, sobrang ano na rin siya, mabigat na rin siya, kaya gumagalaw-galaw. So kailangan na talaga siyang palitan. Pero ito, pag naglalagay kayo ng ano, i-stamp niyo muna ng maayos. Tapos, ayan. Ayan, okay na yan. Diba? Hindi na siya magalaw. Hindi na loose. Ayan. Actually guys, pwede na talaga ito ma-propagate. Kasi every node, may mga malalaki na talaga yung mga roots nila. So, mas mabilis to na i-propagate. Kasi ready na talaga yung roots niya. Kasi nga, sobrang mature na rin to. Gusto ko kasi na, gusto ko talaga siya na ipa-akitin. Kasi ganyan naman talaga yung mga philodendron, usually eh. Ano sila, trailing. So, ganun talaga yung pag-grow nila. Pero kung gusto mo na i-boost siya, eh, pwede mo siyang i-propagate. Pwede mo siyang maya-maya propagate kung nakikita mo na tumatangkad na siya. Pero sa akin naman kasi, gusto ko talaga sila na mag-grow ng naturally na patangkad. Kasi usually sa mga kahoy, kumakapit, diba? Yung mga philodendron. Pag nasa gubat-gubat sila. Ayan. Kung eto ngayon, i-make sure ko na yung node na may ugat, nakadikit talaga siya sa pole. At least, diba, may possibility na yung each node na yan, magkakabagong suloy. Magkakabagang dahon para maging siya, maging bushy. Dati kasi pag naglalagay ako ng pole, hindi ko masyado chinecheck, hindi ko masyadong dinidikit talaga sa pole. Kaya hindi talaga siya kumakapit. So sa mga nagtatanong pala, alam ko na magtatanong kayo uli eh. So, paano ko siya, ano yung fertilizer na ginagamit ko dito? Gumagamit ako ng Osmocott na fertilizer. Yung slow-release fertilizer. Tapos, yung seaweed na concentrate na fertilizer na minimix ko sa tubig. Yun lang yung fertilizer na ginagamit ko. Tapos, kung nagtatanong naman kayo kung bakit napaka-shiny ng ating mga dahon, meron din akong video kung paano ko siya, paano naging shiny yung mga dahon niya. Naglalagay ako ng oil, neem oil. Minimix ko siya sa tubig. Tapos, pag naglagay kayo ng neem oil, guys, kailangan linisan nyo rin yung dahon, syempre. Tapos, huwag nyo siyang ilagay sa full sun. Kasi masusunog yan. Syempre, parang may oil, di ba? So, masusunog talaga yan pag nilalagay nyo sa full sun. So, yung mga philodendron ko kasi nasa under the shade. Filtered light yung mga nakukuha nila. Tapos, yung soil mix naman na ginagamit ko, maglalagay ako ng maraming bark. Tapos, naglalagay ako ng perlite. Siguro yung soil ko is 1/2 lang. Tapos, 1/4 perlite, 1/4 bark. Naglalagay din ako ng charcoal. Ayan, yan yung nilalagay ko lagi. Ayan lang siya, guys. Simple lang. So, ayan, guys. Eto na tayo. Dito na tayo. Tanggalin ko na lang lahat. So, iikot ko para makita ninyo. Ayan. So, eto. So far naman, hindi din kumapit yung ano niya, yung mga roots niya sa pole, kaya tatanggalin ko talaga yung ano niya, yung pole. So, ayan guys, at last na manage din natin na ipalitan ng pole. Okay na siya ngayon. Kung i-check nyo, matibay na siya guys. Buti naman na ano na natin siya, napakapit na natin siya sa pole na to. So, hopefully na mag-double pa yung size na to. Yung Florida na to guys, ang dami kong nakitang mga suloy ng mga maliliit na mga panibagong dahon na tumutubo sa mga node. So, eto guys, dalawa lang to sa na-change natin ng pole. So, meron pang mga apat na kailangan ko na palitan ng panibagong pole. Kasi nga, tumatangkad na talaga sila. So, ito pala yung ating mga nag-green hearts na shout out, guys. Ayan. And then, ang ating mga YouTube channels na mga friends. So, ayan na, guys. I hope na may nakuha kayong idea sa ating konting video na to.
So thanks for watching, guys. This is Sarah G. Smith. Please don't forget to subscribe. Bye!